dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may lala. Tanay inaponiyan, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagahan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto, ng kulantro at kakulay ng bidelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagad ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko kaya silang alagaang mag-isa.
Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aki binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin napupuot. Ang magsisiyoko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. Ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalimpasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kaniya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito?" At malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin." "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumuha silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Marami po ang uri at mukha ng pagkagutom at pagkauhaw. Mayroong literal na gutom at uhaw dahil kulang sa pagkain at tubig. Mayroon namang ibang klaseng pagkagutom. Ang pagkagutom sa kalinga at atensyon. Ang pagkauhaw sa pangangalaga at pagmamahal. Nakakalungkot pong isipin na marami pa sa atin ang gumagamit ng limpak-limpak na salapi. Matugunan lamang ang pagkauhaw at pagkagutom na ito. Gagastos at gagastos dahil uhaw sa kagandahan, gutom sa karangalan, uhaw sa karangyaan, gutom sa papuri ng ibang tao, uhaw sa napakaraming makamundo at material na bagay. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na maraming kapatid natin at maraming sa buong mundo ang namamatay dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at malinis na tubig, samantalang napakaraming tao ang nagsasayang ng kanilang pagkain at inumin. Subalit, alam po ninyo, mas nakalulungkot, mas marami sa atin binabaliwala at hindi binibigyang halaga ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Maraming ayaw lumapit sa Diyos. Marami nagtatampo sa Diyos. Yung iba pa, galit sa Diyos. Marami ang nagmamatigas sa harap ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating ebanghelyo na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Siya po ay mabuti at maamo. Mababa ang kanyang kalooban at mapagpatawad. Sa unang bahagi po ng ating ebanghelyo ay narinig natin kung paano nahabag ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa mga taong sumunod sa kanya at sila'y kanyang pinagaling sa kanilang sakit at karamdaman. At sa ikalawang bahagi naman, pinakita dito ang awa at habag ng Panginoon. At narinig natin sa Ebanghelyo kung paano pakainin ng ating Panginoon ang 5,000 lalaki, wala pa doon ang mga bata at babae, sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na kanyang ipinagpasalamat sa ating Ama. Kaya nga tunay na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay sagana at punong-puno ng nais niya ng pagpapagaling, ng pagbibigay at ng pagbubusog sa ating lahat. Kaya nga sa tuwing ipinagdiriwang natin
ang sakramento ng banal na Eukaristiya, inaalala natin ang mahabaging pag-aalay at pagbibigay buhay ni Kristo upang tayo'y maligtas mula sa kasalanan. Samantalang ang ating pananampalataya sa Kanya ay isang paghangad na mabusog niya tayo sa ating pagkagutom at pagkauhaw sa mundong ito. Ito ay makikita natin sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Binubusog tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang mga salita at ng kaniyang katawan. Ito ang biyaya ng buhay na nais niyang ipagkaloob sa atin, na tayo ay mabusog, hindi lamang pisikal, kung hindi mabusog din ang ating espiritual na buhay. Ngayon, kung tayo'y sumasampalataya na ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay, magandang itanong natin sa araw na ito, paano kaya tayo patuloy na nagbibigay buhay para sa iba? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kaniyang bayan sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan sa daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawala sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang iyong bayan, tanggap.
basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mangmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakahaharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupunaw ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumulang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, umindom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, guning at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang popa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,